Hello, lovely people all over the Philippines, in Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasama na ang ating mga kaibigan dyan overseas. Kumusta kayong lahat? Shout out sa aking mga taga-subaybay sa aking channel at sa iyo na ngayon pa lang nakabisita sa aking channel. Maraming salamat. At ngayon ang ating tatalakayin ay itong isang request na video on how to decode the symbols 7GPJ. Okay, here we go. Alright guys, at ito ay isang picture na pinadala ng ating taga-subaybay sa ating channel. At swerte naman at pagbukas ko ng aking reference book ay meron tayong napulot na mga meaning ng ganitong mga character or letters or what we call enigmatic symbols in decoding the Yamashita treasure codes. Okay, so umpisa na tayo guys. Ano bang kailangan natin sa pag-decode ng mga ganitong sign? Of course, gamit pa rin natin yung ating humble ruler nandyan. Itago muna natin. Okay, at tayo muna ay gagawa ng introduction. Bakit palaging merong 7 sa mga treasure sign? Meron tayong makitang 7KD. Ano bang meaning ng 7KD? That is treasure in the creek, in the big rock. Meron ding 7KO. Treasure in the rock or under the big rock. Meron ding 7K lang. That is gold bars or gold bars. Kasi ang K, that symbolizes the gold bars, the carats. At bakit palaging merong 7 itong lucky number 7 guys? Ang sagot dyan, yan kasi ay napaka-importante sa Japanese religion nila. Ito yung sagot dyan. The lucky 7 gods of Japanese mythology. At ang ikapito dyan na gods, itong si Ibiso. Ito lang ang kilala ko dito eh, si Ibiso. Yan ang god of fortune, wealth, and god of gold. God yan ng pera, ng kayamanan, ng swerte. Yan si Ibiso. Maybe next time, i-vlog ko itong istorya ng itong 7 gods of fortune in Japanese religion. Okay? So, balik tayo dito sa ating... Okay guys, at balik na tayo dito sa ating decoding. Ngayon, anong unang gawin natin guys? Ang number 7 ay nag-symbolize yan ng 7 gods of fortune, wealth. And mga... yun ay 7 gods of Japanese religion. At pampaswerte lahat yun, kaya 7 sila. Kung sa Katoliko ay merong tatlong Trinity or the Holy Trinity, doon sa Japan religion, meron silang Holy Heptagon, hindi lang Trinity. 7 pa. So, hexagon ng 6. Ang 7 is heptagon, if I'm not wrong. Okay, so, ito yung nag-symbolize ng wealth or God or fortune. Ngayon, ano ba itong letter G? Sa tansya ko, yan ay ang meaning niyan ay gold pa rin. Or yan ang item na hinahanap natin. Ngayon, ano itong P? Ano ang meaning ng P tsaka J? Okay, isa-isahin natin yan. Kulay tayo ng iba. Tiningnan ko kanina sa aking reference book, yung libro ng father ko sa treasure hunting. Yun ay bigay sa kanya ng Amerikano na treasure hunter na halos nandun lahat ang sign symbols ng mga treasures sa Pilipinas na binao ng mga Hapon. Okay, ang P, sa ibang treasure code yan ay
nag-symbolize ng tunnel, pero dito sa aking reference book, ang P ay symbolizes jewelries. Jewelries, yeah. While ang J, oh, itong J, nag-symbolize ang J ng passage or tunnel. So merong tunnel ang area na ito, na kung saan ang tunnel ay may passage sa loob, meaning may sanga-sanga siyang daanan, meaning medyo hindi ito giveaways. Ito'y malaki-laki sa giveaways na deposit. Kasi may ano na siya, passage na. Tunnel and then may passage. Jewelries. Siguro hindi pa ito natunaw, hindi pa na-refined. Hindi siguro ito nakarating na treasure kay Yamashita or doon kay Prince Takeda. Ito'y raw jewelries. Siguro sinakusako lang ito tapos nilagay sa isang malaking box. Kasi pag nakarating na yan kay Prince Takeda, automatic tinutunaw yan at ginagawang barita na malalaki. Tigti 25 kilos na barita. Mayroon pang natagpuan na barita ng mga Amerikano na 70 kilos ang timbang ng isa. Naku, grabe naman. Hindi mabuhat ng isang tao. Dalawang tao ang magbuhat, sobrang laki. Pero karamihan ay 25 kilos lang ang barita na pinatunaw ni Prince Takeda, tapos pinaliit niya, naging 12 kilos na lang yung standard. Okay, so ang J ay passage tunnel. Mayroong tunnel yan. Ngayon, saan ba natin hanapin ang direksyon? Mayroon tayong dalawang direksyon, guys, kasi hindi tayo maglilimit ng isa lang. Kasi kung isa lang, wala na tayong option, di ba? So, we have two option here. Option number one, ay gagamit tayo ng traditional natin na decoding. Gamit ang ating humble ruler. Okay. Ang gawin natin ay gagawa tayo ng linya. So, hanap tayo ng medyo klaro na kulay yellow. Ito, so, kunin natin ang center nitong 7 sa taas. Dito, ayan. Pagawa tayo ng cross. Center sa dulo ng 7. Ayan, tapos itama natin dito. Kasi itong dot, ito yung item. Yan ang nakabaon na gold, ang dot. Pag may dot ang, halimbawa yung X, may dot. Kung saan nakalagay yung dot na side, doon hukay na side, left or right, yung dot, yun ang tingnan. Ito naman ay, ang dot ay nasa baba ng 7. Meaning to say, papunta dito ang direction ng treasure site or ng treasure spot. Pero, meron pa tayong isang option. Pag wala dyan, kasi alam naman natin ang hapon mahilig ng baliktad, dito tayo punta. Ngayon, ang hindi natin alam ay kung ilang meter or ilang yards yan. Meter na lang ang gamitin natin kasi mas maintindihan ang meter. Kunti lang naman ang diferensya ng meter at yards. So kung lalakihan lang ang paghukay, ang diameter ng butas ng paghukay, tatamaan din yun even if you're using yards or meter. Alright, so ngayon para malaman natin kung ano ang distansya, ito muna ang gawin natin, guys. Sukatin natin ang itong hole sa ruler dito. Itama natin dyan. Tapos itong dulo ng 7, tip of the 7. So tumama tayo sa 3 meters lang. So we have 3 inches. Convert natin ngayon sa 3 meters. Kada 1 inch is 1 meter. So naging 3 meters ang distance natin. Straight
dito, tamaan natin yung point na yan, yung dot, papunta dito guys. Straight yan ha. So 3 meters lang. Dito tayo maghukay sa 3 meters. Laki-lakihan lang ang butas, mga kung pwede ay 2 meters ang diameter ng butas. Paghukay para matamaan talaga yung entrance ng tunnel. Pag nakita yung entrance ng tunnel, malaman mo yan na yan na ang layer ng tunnel kasi marami kang makikita na bagay na galing sa itaas. Example, mga kahoy na nabubulok, yung charcoal, black soil, oiling, mga basag na plato, butilya, pag nandyan na yan, sa baba niyan ang butas ng tunnel or sa baba mismo niyan ang treasure. Okay, so kung wala dito, doon tayo sa opposite. Kasi alam naman natin mga Hapon mahilig ng opposite. Yung kanilang driveway nga ay sa atin keep right, sa kanila keep left. Pagsulat nila, ganun din, baliktad. Yung libro doon una tinitingnan sa likod. Kaya baliktad talaga. So dito guys, sa pangalawang option ay baliktad. Galing na naman dito, sa tip of the 7, yung dulo ng 7 ito, ito yung ating umpisahan dyan. Pag sukat. So bilang tayo ng 3 meters papunta doon. So ito ay 3 meters din. At dito hukayin. Yung ito yung pangalawang option, second. Pero yung first ay ito. Pero para sa akin dito na. Dito na ako sa first option. Kaya nga first option kasi medyo 60% siya na sure kaysa second option. Okay, ngayon guys. Yan ay unang way of decoding. Meron ding automatic na measurement dyan. Bakit ko nasabi na automatic na? Kasi meron ng ano yan, standard sa Korean, ang isang dot. Pag Korean ang nagbaon yan ng mga soldiers, ang isang dot yan ay 5 meters only. Pero pag Japanese, kung Japanese ang nagbaon yan, galing yan sa 7 to 10 meters pinakamalayo. Ito ang karaniwan na baon ng mga Japanese. 7, meron pa yan sa gitna, 9 and 10. Ganyan ang mga distances. Ang automatic na yan, hindi na yan sinusukat sa ruler. Kung wala kang dalang ruler, automatic na. 5 meters sa Korean, sa Japanese 7 to 10 meters. So mayroon kang mga testing na paghukay, tatlong butas yung magawa mo. Bubutas ka sa 5 meters, butas ka naman sa 7, hukay ka naman sa 10. Pero ang maganda dyan guys, gawin nyo na lang na ganito ang pag-excavate or paghukay. Instead na 1, 2, 3 na hukay, diretso na, parang pahaba na hukay ang gawin dito. Para tatamaan talaga lahat kung nandyan. Walang... Kasi pag... Meron tayong gap ng paghukay, baka nandito lang sa mga gap yung hinahanap natin ng mga boxes of gold. Kaya mas mabuti ay diritsuhin na yan. Yung nag-excavate na Hapon doon sa... yung lugar na taganaan, nagdala ng backhoe. Backhoe parang swimming pool ang laki ng hukay. Kaya sigurado talaga natatamaan yung boxes of gold. Pag malaki ang hukay mo, kaya lang malaki din ang gastos sa labor pag malaki ang hukay. Pero okay na lang gagastos tayo basta mayroong makita. Kisa kuripo tayo, hindi tayong gagastos tapos wala tayong nakita. Lugi tayo niyan. Alright guys, at sana ay klaro yung aking pag-solve or pag-decode ng itong sign na ito.
or pwede nating ulitin. Sige, ulitin natin. Okay, at ulitin natin guys ang ating pag-decode, pero mas mabilis ngayon kasi review na lang, okay? So, number 7. Bakit number 7 ang ginagamit ng mga symbol like 7KD, 7KO, 7K? At ito naman, ito ay dot 7JTJ. Kung tingnan natin, wala namang gold dyan. Pero ito ang pinakasekreto dyan kasi yan na yung God of Fortune na pito. Pitong God of Fortune. Yang 7 na yan mismo, yan ang gold. Nag-symbolize yan ng gold. And then, itong dalawa dito, ito ay nag-symbolize ng kung anong klaseng tunnel. Yung tunnel na may passage. Tapos yung P ay jewelries. Yung G ay literally gold. And then, gumamit tayo nitong ruler para makuha natin ang ratio inches to meters ng direction papunta doon. Okay, so dito tayo gumawa guys ng linya. So, yung linya natin dyan ay kung nakita natin kanina 1, 2, 3 inches lang ang distance nito kung sinukat natin sa ruler, that is 3 inches. So kung i-convert natin ang 3 inches sa meters ay 3 meters. Yan ang conversion sa treasure hunting. Pero sa totoong conversion, hindi ganun, di ba? So, okay. 3 meters dito. Ngayon, kung wala dito na portion, sa kabila tayo sa opposite. So, papunta dito ang 3 meters na naman. Ito ang second option. Dito ang pangalawang paghukay kung walang makuha sa first option. Pero kung nakuha mo na sa first option, meron ka nang nakuha dyan, huwag ka na maghukay dito guys, okay? Sayang nang panahon mo dyan. And then, kung pupunta tayo sa very traditional na wala nang gamit-gamit niyang ruler, sa Korean distance, ang 1 dot ay 5 meters. While kung Japanese standards of measurement, ang 1 dot, that is 7 to 10 meters ang layo. So, punta tayo doon ng 7 to 10. Mag-start tayo sa Korean, 5 and then 7 and 10. And then, ganun din sa kabila. Kung wala sa dito sa itaas, sa second option, dito na naman tayo. Ganun din, 5, 7, and 10 meters. So ang suggestion ko ay ganito na lang ang hukay pahaba. Instead na hukay tayo ng tatlo, gawin na lang natin parang swimming pool na pahaba ang hukay para tatamaan talaga kung mayroong mga boxes dyan na nakabaon. Ang lalim niyan guys, pag giveaways, nasa 2 meters to 3 meters. Mga giveaways lang yan ha. Pero yung mga tinatago lang ng mga iskalawag soldiers, yung tinago nila sa bulsa nila at bigla na lang sinuksok lang kung saan, under sa puno ng kahoy or sa malalaking bato kung may butas, tinatago nila yan. Parang ninakaw nila ba sa kanilang officer? Pero yung kanilang officer na nagpabaon, malalim talaga kahit na giveaways, that is 2 to 3 meters ang lalim pag giveaways. Kaya huwag kayong mag-give up guys pag magkahukay na kayo ng hanggang 3 meters na lalim, pwede pang dagdagan niya ng 1 meter pagka kasi mas malalim yung pagkabaon. Pero ang laging tandaan, ang layers ng lupa ay paiba-iba. Pag yan ay na-disturb or nahukay na noon tapos may ibinaon, yung mga bagay sa ibabaw ng lupa ay maisama sa pagtakip ng hukay. Example, mga dahon na nalalata, yung coconut fruit na sama doon, yung mga basag na butilya na nagiinom yung mga soldiers, tinatapon doon sa hukay yung mga kinakainan nila. Kaya yun ang laging tingnan kung may mga bagay na nasama sa pagbaon. At iba-iba ang layer ng lupa. Alright guys, sana ay malinaw ang aking presentasyon today.
at salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. At ako naman ay naligayahan at patuloy na nagbibigay sa inyo ng mga kunting kaalaman lamang. At hindi ako nag-brag na yung decoding ko ay eksakto. Ang decoding ko ay isa lang out from 100. So merong pang 99 decoder, isa lang ako doon na magagaling. At yan ay kayo. Kung palagi kayong nanonood dito, gagaling ng gagaling kayo kasi one head is better than one. Alright, so ako'y magpaalam na. Matthew 6:33 nagsasabi na, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." At lahat ng ating gusto o kahit na hindi natin gusto na magagandang bagay ay Kanyang ibibigay sa atin basta't malinis at sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Maraming salamat. Ciao for now.